Naalala nyo pa ba itong video na in-upload natin sa Facebook Reels? Pumalo lang naman ito ng 888,000 views. Ha? Pwede na! Sa inyo na lang mga idol itong mga nag-comment dito sa ating Reels na video. At makikita nyo dyan, ang pinag-away nila is about dun sa curse helmet at sa blade armor. So gagawa tayo ng video, i-explain natin kung ano yung gamit ng curse helmet at kung ano yung gamit ng blade armor. So ayan, bibili muna tayo ng curse helmet at babasahin natin kung anong ibig sabihin ng curse helmet. Unique passive Burning Soul deals magic damage equal to 1.2% of the hero's max HP per second to nearby enemies. This damage is increased by 150%. So, ibig sabihin na susunog yung ating katabi kung meron tayong kalaban sa paligid tulad ng video na to. Ayan o, yan. So, lalayo tayo ng konti dyan para makita natin kung ilang range siya, yan o. Minus ng damage dun sa buhay ng ating ayan, hanggang ganyan lang yung niya, pero pag nilayo pa natin yan ng konti, hindi na kaya. So isunod naman natin, nilis natin yung curse helmet, ilagay natin yung blade armor at babasahin natin ngayon kung anong ibig sabihin ng blade armor. So 20% critical when struck with a basic attack deals critical damage equal to physical damage and damage in 20% of the hero's physical defense of the attacker and slows them by 15% for 1 second. So yan, makikita natin dito na nag-slow siya ng nag-ice siya. Pero tumira siya ulit at nakita natin yung number na 87, ayun o. Yan yung yan yung return damage. Yan yung tinatawag na return damage ng blade armor. So every time na tinitir tayo, may mga lumalabas sa'yo, 96, 121, yan, bumabawas yan sa buhay ni Zilong. So yan yung explain ng ating video about sa curse helmet saka blade armor. Ayan, sa video na to siguro na-explain na natin yung sa curse helmet saka blade armor. So pa-follow na lang ang ating Facebook page. Salamat! Nice.